558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Finalist in the 25th Golden Dove Awards Best Public Service Program. 2017 11 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Public Service Announcement. And finalist for Best Development Oriented AM Program. Finalist for Best Development Oriented AM Program Host. 2016 38 Catholic Mass Media Awards. Finalist for Best Public Service Program. 2016 10 Gandingan Awardee for Best AM Program, Best AM Program Host, and Finalist, Best Development-Oriented Online Video, KBP 21st and 22nd Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, 2015 9th Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host, 2012 Catholic Mass Media Awards, Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8. Simula ngayon ay sabay ng maririnig sa walong lupalub ng bansa. DZXL 558 RMN Manila, DYHB 612 RMN Cebu, DYHB 747 RMN Bacolod, DYKR 1161 RMN Calibo, DXDC 621 RMN Davao, DXBC 693 RMN Butuan, DXDR 981 RMN Dipolog, DXMB 648 RMN Malaybalay, at DXMY 729 RMN Tamato. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host. At 2016 Gandingan Awardee for Best AM Program Host, si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Ngayong buwan po ng Nobyembre, isang napakahalagang selebrasyon ang ginaganap, ang National Children's Month, kung saan bidang-bida ang kabataan. Magandang tanghali po mga kanutrisyon. Ako si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. At kasama po natin ngayon si Ma'am Jovie Raval, ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na pansamantalang humahalili po kay Assistant Secretary of Health Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Jovie. Good afternoon, Rod, and of course sa ating lahat, sa lahat ng ating tagapakinig, ng mga kanutrisyon natin. Wala po ngayon si Asik Flores, so ako po muna ang inyong pamangkin sa nutrisyon. Wala ang Ninang, wala si Ninang. Nina, kabituka, kaano mam. okay. Ang pag-uusapan nga natin, Rod, ay tungkol nga sa Children's Month, no? Alam niyo po mga kanutrisyon na mula nung taong 2011 hanggang June 2016, umabot po sa 889 na menor de edad ang nasagip ng Philippine Drug Enforcement Agency o mas kilalang PDEA sa mga isinagawa nilang anti-drug operations. Sa bilang na ito, 383 ang drug possessors, 343 ang pushers, at 92 naman ang gumagamit ng droga, at 8 ang drug runners. So malinaw po na marami ang mga batang sanay nag-aaral, naglalaro at nagbibigay proteksyon laban sa masasamang gawain. Ngunit may iba't ibang uri na ng partisipasyon sa illegal drug trade sa ating bansa. So yan po ang tututukan natin ngayong National Children's Month na may temang Bata, Iligtas sa Droga. At bago po namin ipakilala sa inyong ating panauhin, ay unahin natin ang inaabangan ninyong segment na Text Question of the Week Contest, mga kanutrisyon. Kung nais ninyong, syempre, mananalo, makasama sa 12 magwawagi po ng tig-dalawang 200 piso cellphone load, ay sagutin po ng tama ang katanungang ito. At ang ating tanong ay, anong tatlong paraan para makaiwas
sa illegal na droga ang mga bata. Ayan. At mga ka-Nutrisyon, kapag narinig ninyo ang mga sagot mula sa ating talakayan, ay i-text na ito agad sa format na full name, space, edad, space, eksaktong address. Nang kasalukuyan pong tinitirhan ninyo, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan, at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Pakisama na rin po sa huling bahagi ng inyong text sa message ang paraan kung paano nyo po kami nasusubaybayan. Sa radyo po ba, isama ang RMN station. Sa Ustream, gamit po ang internet. Sa radio app ng inyong cellphone o sa Facebook Live o sa YouTube Live o sa Signal TV Channel 309. Napakaraming mga paraan para po pwede nila tayong makasama, ma'am. Opo. Okay, ang panahuin po natin ngayong hapon ay si Ms. Normina Mojica, ang Planning Officer 3 at Concurrent Executive Assistant for the Office of the Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Magandang tanghali po, Ms. Mojica, and welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali po sa inyong lahat, Ms. Jovie at si Sir Rod. At magandang tanghali din sa mga tagapakinig, at I understand na papanood din tayo, kaya maging sa mga tagapanood nyo. I'm representing, of course, our executive director, si Executive Director Mary Mitzi Cahayon Uy, na unfortunately, nagtatandem kami ngayon sa pagsagot din po sa mga, dahil nagsimula na ang National Children's Month, sa pagsagot sa iba't ibang programa rin tungkol sa pagpapatungkol sa advocacy on the National Children's Month. So ako po ang makakasama niyo ngayon. Salamat, Ms. G. So para sa kaalaman po ng ating tagapakinig, paki-explain naman po kung ano ang mandato ng Council for the Welfare of Children at ano po ang layunin ng pagdiriwang ng National Children's Month ngayong taon. Okay. Ang mandato po ng Council for the Welfare of Children bilang ahensya ng isang gobyerno ay i-coordinate ang implementation at enforcement ng lahat ng batas patungkol sa bata at mag-formulate ng different policies, programs, and services that also para rin po sa bata. At kung meron man mga polisiya, mandato rin namin na i-monitor at evaluate kung maayos nga ba ang implementasyon ng mga ito para sa bata. And last na ano ay i-advocate namin, and also para makakapangalap din ng tulong para mapagtibay namin ang mga polisiyang ito at ang mga kung may programa man o serbisyo na dapat tignan para sa mga bata. At kasama na dito sa advocacy ay yung partner, taon-taon na National Children's Month. Yeah. Yung National Children's Month po ngayon ay naaayon sa RA 10661 na pinasa noong 2015. Mm-hmm. Pero makikita niyo po 25th National Children's Month, kasi prior sa RA 10661 sineselebrate na naman po natin ang National Children's Month. But ito ay base naman sa isang proklamasyon. Kaya lang ang kaibahan ngayon ng RA 10661, meron tatlong lead agencies pagdating sa pagpapatupad ng annual na program of activities para dito sa National Children's Month. So bukod sa Council for the Welfare of Children, katuwang namin dito ang National Youth Commission at syempre ang DSWD. Kaming tripartite yan. Kaming tatlo ngayon ang magkakatuwang. Although, maski naman ng mga nakaraang selebrasyon, talagang kasama naman namin ang lahat ng ahensya, lalo't-lalo na ang miyembro ng council board natin, kasama na po ang NNC siyempre sa council board members, na tumutulong sa pagdating sa pag-celebrate ng National Children's Month. Kung ano yung mga programa pwede natin i-ano sa ating mga ka-network din po. Opo. Sa pamilya nagsisimula, subalit sabi nga, it takes a village to raise a child. Ano ang mga elemento na dapat ay nasa isang komunidad upang mapalaki na maayos sa mga bata, lalo upang mailayo sila sa mga peligrong hatid ng droga, ma'am? Oo. Kasi nakasentro tayo ngayon sa droga bilang ang tema ng National Children's Month ngayon ay
bata, iligtas sa droga, no? Para masabi mo na ang isang komunidad ay makakatulong para mapalaki ng maayos ang mga bata, ay dapat meron silang mga services din, or meron din silang mga activities para sa mga bata. Kasi kalimitan naman ang mga bata mong nagiging biktima ng illegal na droga o maaring nagiging user ng illegal na droga ay dahil wala silang sapat na suporta. Kasi sabi mo nga, you need a family, di ba? Yes, exactly. Para mapangalagaan sila. Pero hindi ko rin kasi masabi na lahat ng pamilya ay kayang pangalagaan ng bata. Pag ang bata, feeling niya walang family na supportive, ang hahanapin niyan ay ang sa labas ng pamilya at nandiyan ang community, nandiyan ang mga kaibigan. Eh pag namalikan ng nasamahan na kaibigan, mapapariwala ang bata. Diyan naman papasok ang community. Mm-hmm. Kasi if they have activities na pwedeng ma-access ng bata, madadivert ang attention nila para pumunta pa sa droga eh. Mm-hmm. Diba? So, I don't think it's just sports development na pwede rin pasukan. Hindi lang basketball at paligayan na pwede ano. Pero marami kasi. Ang bata kasi, masyadong maano ang enerhiya, di ba? Ang energy nila, they're full of energy na kinakailangan nilang ma-divert yung attention nila sa isang ginagawa na makabuluhan. Mm-hmm. Kasi pag na-realize din nila na meron silang silbi at merong meaning sila sa community, makikita mo rin kung paano sila mag-react, paano sila mas marami pa kasi silang idea kung paano pa nila mapapalaganap yung advocacy ng isang community. So Ms. G, ano yung mga minire-recommenda bang mga activities ang CWC para maiwasan ang pagkasali ng mga kabataan natin sa droga? Ang CWC, as I said, ang isa sa mandato namin ay advocacy, no? Hindi naman tayo natitigil kasi ang CWC rin ay may mga istruktura para sa mga bata at kabataan. Meron kami National Committee on Child and Youth Participation na ito ay binubuo rin ng mga NGO partners natin na merong mga network of child-led organizations or organizations na ang tinitingnan ay kapakanan ng bata. Dito, nagagawa natin na i-orient ang mga bata kung saan pa nila pwedeng ilagay yung kanilang energy o pag-iisip kung saan nila itoon o bigyan sila ng awareness. Ano nga ba yung mga kasalukuyang issues na dapat tinitingnan nila? Tapos, ang isang ano rin, although this is the mandate of the National Youth Commission, ako bilang personally bilang isang ina, tinitingnan ko na sana ang SK ay isang struktura sa komunidad na makakatulong para yung atensyon ng mga kabataan at mga bata. Bata kasi papasok pa rin dyan ng 15, di ba? Anyone below 18, bata yan. Pwedeng makita nila yung kanilang silbi at anong activity more than the beautification and sports development. Pwede nilang magawa yan para sa komunidad nila. It's a matter of kailangan lang sunod-sunurin natin. Pag sinabi ko pong natin yung lahat ng kasama ng council board members na magtulong-tulong sa pag-raise ng awareness kung paano nga sila itatap. So kailangan na orient yung mga kabataan natin, mga bata about sa illegal drugs, lalo siguro sa mga schools, and then dapat ma-expose sila sa mga iba't ibang activities sa barangay, sa kanilang komunidad, ano? Tsaka yung kanilang sangguniang kabataan din. Okay? So mag-break muna tayo saglit at pag-usapan natin ang ating Nutri Habit of the Week. Maitunan ko nga, Rod, sa ating mga kanutrisyon. Kailan kayo huling kumain ng kumpleto ang buong pamilya? Alam nyo bang napakagandang nutri-habit ang pagkain ng sama-sama? Ay, correct. Correct po kayo dyan, Ma'am Jovie. Ano ba ang inyong tip, Ma'am, tungkol dito, para sa ating mga listeners po? So, isang magandang nutri-habit ang pagkain ng sama-sama at kumpleto.
So involve ang bawat miyembro ng pamilya sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Kung hindi man ito sa lahat ng meals, sikapin na kahit sa isang meal bawat araw. So gawin ang meal times na isang masayang bonding ng pamilya. Isa itong paraan upang matuto ang mga bata ng tamang nutrisyon mula sa pagiging role model model ng mga magulang. Lodi ba? Lodi yung mga magulang. Idol. So iwasan din ang paggamit ng cellphone at ibang gadget sa oras ng pagkain. Sa halip ay magkwentuhan ang buong pamilya. So gawing nutri-habit ang pagkain ng sama-sama ng pamilya. At mga kanutrisyon, maaari po ninyong i-text sa amin ang inyong pong mga tanong para sa ating parauhin ngayong hapon. Kung kayo po ay smart subscriber, ipadala pong inyong tanong dito po sa numero 0921-431-1044, sa Globe naman 0927-650-6795, o tumawag po sa 8822-374-76-78. At sa mga nais pong sumali sa ating text question of the week, ang tanong, anong tatlong paraan para makaiwas sa illegal na droga ang mga bata? Samantala mga kasama, manatili pong nakatutok dahil magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon matapos lamang ang ilang patalastas. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng Ten Commandments. Mamoy, caller sa line 1. Hello? Mamoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Naririnig nyo, nagluluto si Mangmoy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strikto si Mangmoy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at kasama pa rin natin ang ating panauhin si Ms. Normina E. Mojica, Planning Officer 3 at Concurrent Executive Assistant 4, the Office of the Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Okay, Ms. G, patuloy po natin pag-usapan ng Children's Month. So ano pong mga na-expect na mga activities ngayong National Children's Month? Okay. Inaanyayahan po namin ang lahat para dun sa kick-off celebration ng ng National Children's Month na magaganap sa Monday, sa November 6 sa San Francisco High School sa Misamis Street, Bago Bantay. Malapit lang to. Katabi actually siya sa ng Quezon SM City. Annex. Sa Quezon City. And dito, ilo-launch namin yung campaign ng Pito, Bata, Pito, A Call for Help, which is isang inisyatiba ng Council for the Welfare of Children kasama ang Rotary Club of Pasay Cyber City. Mm-hmm. At dito, gusto namin lang ipaalam sa lahat na ang pito ay nagsisimbolo na pwede siyang magamit na panawagan o pantawag ng bata para sa masaklolohan sila sa oras na hindi lamang kasi sa ngayon alam natin pito ang ginagamit pagdating sa sakuna, Kalamidad. Sa mga disaster, kalamidad. Yan ay part na ngayon na dapat kasama sa mga go bag natin, di ba? Mm-hmm. Sa mga survival bag. But more than that, gusto sana namin sabihin na ang pito ay pwedeng gamitin ng mga bata kung kailangan nilang humingi ng saklolo. Kasi hindi lahat kasi kayang sumigaw, di ba? Hindi lahat maririnig ang sigaw kung sila man ay sisigaw. Pero kung may pito ka, dapat ito rin ay malaman nating mga adults na pag may pumito na, maging conscious ka. Hindi lang pulisyan na pumipito, kundi marang ito ay ano, may tumatawag na humihingi ng saklolo. So,
Kasi maski naman nung unang, maski ang mga Girl Scouts natin, no, Boy Scouts, dinuruan nun na pagka nawawala sila o kailangan nila ng tulong, mm-hmm. pito ang gagamitin. So nais namin na gamitin din ng mga bata, matutunan ng mga bata na marunong ng gumamit ng pito na ito yung pwede nilang pantawag. At kagyat na malaman din natin mga mga ayoko sabihin matanda. Anyway, ng ating mga adults na pag may pumito na ganyan at lalo na yung kung ang sunod-sunod yung ihip ng pito, sobrang no? lakas ng sobrang pito, lakas. Ano yan, maging aware ka na that maybe a child is in danger, di ba? At maski nga yung at ang pito na pito ay sinisimbolo rin na yung inclusivity kasi hindi lang yan para sa mga batang nag-aaral. Maski yung batang wala sa eskwela. At lalo na yun sa ating mga, when you say of inclusivity, kasama na rin siyempre dyan ang ating children with disabilities. Opo. Kasi kung wala man silang kapasidad na makasigaw ng maayos, at least ang pito, magagamit nila. Isa yan sa main na ilo-launch namin for the kick-off. Pero, of course, tong November 5 already, there will be a liturgical celebration. May misa po kami sa Santa Teresita Parish dito sa Quezon City. Meron din liturgical celebration sa Davao. Ang magse-celebrate is si Archbishop Valles mismo. So, kung yung kick-off ay sa Monday from 9 a.m. to 12 noon sa Pito sa San Francisco High School, kasama pa rin sa Pito Bata Pito ay makakasama namin ng World Vision diyan din dahil they would also like na masabi yung it takes a world to end sexual exploitation. Campaign naman din nila ito at dahil pag sinabi mo nga National Children's Month, hindi lang naman ito government ang nag-work para sa National Children's Month, kundi ang mga partner natin sa NGOs, civic organizations like Rotary. And after that, by November 11, mi MOA signing with the Rotary Club. Kasi ang balak ng Rotary Club, mag-donate ng 1 million na pito na ipamamahagi by December parang regalo natin sa mga bata sa Pasko. Tapos and they have also committed at hinihingi rin namin ang tulong ng lahat na kahit mag-donate ng pito or money for the pito kasi yung pinaproject mo hindi lang 1 million eh kasi marami ang bata. Magkano bang isang pito? O 6 na piso lang naman. 6 na piso lang pala. Eh, diba? So yung 6 na piso mo, hindi ba, meron ka ng batang yung nabigyan para maging safe siya o meron siyang tool para masabing magagamit ko to pag mga ilangan ako na ano. And of course, by November 16 to 19, meron tayong tinatawag na Kids Festival in partnership naman to with the National Library. Of course, ang dahil NLP, ito ay booths of books and science projects or crafts na gagawin naman sa hindi ako pwede magbanggit na. Well, gagawin sa isang mall. Okay. And at the same time, ilo-launch din yung dikit sticker campaign. Ito naman yung pakikisama ng mga transport groups wherein yung dikit sticker campaign, ang mga sticker nito ay kaugnay pa rin sa pagliligtas ng bata sa droga at of course yung National Children's Month. And on November 22 naman, alam to na yun ng NNC dahil parte nga sila ng council board, ito yung awarding ceremony for the Presidential Awards for Child-Friendly Municipalities and Cities. So, meron niya 5 kategorya at yan ay malalaman na natin during that time. At ito ay kung sino ang nanalo at ito ay mangyayari sa Malacañang mismo. Ayun. Okay. And lastly, yung November 27-29, meron tayong tinatawag na Southeast Asia Prejudice. Ito yung paggawa ng dokumentaryo tungkol sa ano nga yung magagandang tradition for yourself, for your family. So, ito yung, and then magkakaroon ng laban, kung ano man yung pumasok sa level ng Philippine competition, papasok yan sa Southeast Asia. So ito, kasama natin dito ang DFA at ang Anak TV para sa Southeast Asia Pigeonese. So,
And of course, ang alam ko ang lahat ng mga ahensya, alam naman ang National Children's Month at may kanya-kanya silang ano, may kanya-kanya silang opo, activities for that. Ayun. Okay, maraming salamat. Ang daming mga naka-line up na activities for the National Children's Month. Okay, Rod, recap na tayo, sige, no? Po, ma'am. Opo. Okay. Sa talakayan po natin ngayong hapon ay muli tayong napaalalahanan sa mga karapatan po ng mga bata. So karapatan po ng mga bata sila ay palakihin sa isang komunidad na mapagkalinga. Subalit hindi maikakaila na may ilan na hindi na ipagkakaloob sa mga bata na nagdudulot sa kanila ng kapahamakan gaya ng gawaing may kinalaman sa illegal na droga. So nangailangan po ng maigting na mga programa upang maitaguyod ang bawat bata sa tamang landas sa kanilang paglaki at mailayo sa kapahamakan. So pagtulungan po natin silang gabayan, arugain at mahalin upang magkaroon sila ng masagana at magandang kinabukasan. At kapag nangyari ito, tiyak na makakamtan ang masagana at magandang kinabukasan para sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Ms. Normina E. Mojica, Planning Officer 3 at Concurrent Executive Assistant for the Office of the Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Sa mga kaalamang ibinahagi po ninyo sa amin ngayong hapon. Opo, ano po ang pangwakas na mensahe po, Ma'am Mojica, para sa ating mga kanutrisyon na nakikinig po ngayon at nanonood? Babalikan ko yung narinig ko sa'yo kanina. Opo. That it takes a village to raise a child. Mm-hmm. But in that village is also the family. At lagi natin isipin that a child cannot wait. So kung ano man ang kailangan natin ibigay sa kanila, pagmamahal, pag-aruga, huwag na po natin ipagpaliban yun. Nauna, gawin ibigay na natin sa kanila. Opo, maraming salamat po, ma'am. Okay, maraming salamat po muli, Ms. Mojica. Of course, nakikisama ang NNC sa pag-celebrate ng National Children's Month. Samantala, narito na po ang nanalo na nakasagot sa ng tama sa ating tanong ngayong episode. Anong tatlong paraan para makaiwas sa illegal na droga ang mga bata? Mga kabataan ba yung sumali, ma'am? Feeling. Sana. Ay, hindi, meron. Ay, meron. May mga, may, oo, may mga kabataan oo, din. Oo, tsaka yung mga feeling bata. Mas maraming feeling bata. Okay lang yun. Oo. Opo, basta gawin nila yung mga pinag-usapan natin ngayon para sa kanilang mga anak. Mga fillennials. Oo. Fillennials. Oo. Mga millennial. Oo. Sige, ito unahin natin yung bata. Opo. Si Miss Charity Cañete, she's 17 years wow, old. Oo. At nakikinig siya sa DYHB Bacolod naman. Ayun. So, congratulations. Yung unang winner natin, talagang kabataan. Yung susunod naman, nasa Signal TV siya ngayon, nanonood sa atin. Si Robin Felaria, 45, from number 79, Purog del Pilar, Castillejo, Zambales. Mm-hmm. Opo, congratulations. At ang gumagabay sa kabataan mula sa Negros Oriental, si Riza Olmes, 30 years old, nang nakikinig din siya sa DYHB Bacolod City. Ayun. Okay, yung susunod ay mula naman sa, ito malapit lang, Arellano Street, Palanan, Makati City. Siyempre sa DZXL po siya nakikinig ngayon. Si Marilyn Villaruel, 26 years old. Ayun. Congratulations, Marilyn. And of course, meron din from Bohol, from Tubigon, Bohol, sa Panaytayon. Si Miss Christina Bagayas, 43 years old. Hindi niya sinabi kung saan siya nakikinig. Ayan. Bisayas pa rin tayo, ma'am. From Southern Leyte, si Arnel Anokop, 45. At nakatutok siya ngayon o nakikinig sa DYHP Cebu. Nakikinig din ang next winner natin sa DYHP Cebu, si Rachel Are. Alright, yung ito yung binasa nyo kanina, ma'am, si Charlie Cañete, 17, yes, from Bacolod. Okay, another millennials, 19, from the Cebu.
Opo, DYHP. Si Rose Ann, anong apelido niya? Nipel ba? Rose Ann Nipel, 19 years old. Congratulations, panalo siya ng 200 pesos na cellphone load. At ito naman, dalawang next winners natin ay nakikinig sa DZXL, si Johnny Dalikanan at si Jonalyn Amil. Ayan, meron pa ba, ma'am? May dalawa pa. May dalawa pa. Okay, si Roy Fernandez naman, 25 years old from DYHP. Nakikinig sila, DYHP Cebu. At ang panghuli nating winner ay si Jenny Rose Rosa Rosa, nanonood naman sa Signal TV. At congratulations po sa inyong lahat. Iyan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan, tamang nutrisyon, edukasyon, komunidad at iba pang mahalagang bagay, lalo na para sa kabataan. At batiin lang natin, ma'am, yung mga nanonood ngayon sa Facebook Live. Siyempre, una sa lahat, walang ibang ating host ng programa, si Ma'am Bernie, nanonood. Hi, Ma'am Bernie. Opo. Hi, Asik. Opo. At saka meron din nag-comment, Rod. Sabi niya, I am more power din sa Facebook. Na nanonood din si Angelito Eugenio Bautista. Thank you very much, Angelito. Si Bong Kibilan. Hi, Bong. Si Mayling Onyaka. At si Kelly Lim. Ayun, yung mga nanonood ngayon sa Facebook. So maraming salamat po sa inyong oras at panahon. At sa mga gusto pa pong magtanong, kaugnay po sa ating paksa ngayong hapon, abay mag-text lang po sa 0908-579-6898 at sasagutin pa rin po ito ni Ma'am Mojica sa pamamagitan po ng aming production team. Sapagkat yan ang po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayong muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. Tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Asik Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Jovie Raval. At ako naman po si Rod Marcelino, kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Magandang hapon, girls! Si Jody ulit. Habang may araw pa, magsampay muna ng labada. Huwag ma-stress, mga bes! Magkala detergent! May light and fresh fragrance that lasts all day para ang fresh mo, girl! Kala detergent Floral Fresh. Dahil may light and fresh na bango, feeling presko ka with Kala Detergent Floral Fresh. Bacteria, viruses, germs, foul odors, daming contaminants sa air. My solution? Everest Aircon. May healthy air filter that helps sterilize the air from contaminants. Cool, di ba? Everest Aircon helps provide safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter helps provide safe and healthy air for the family. Available in leading appliance centers nationwide. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride, may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango!